Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Mari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan Niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito?" Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Kung gayon, Ginoo, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, Siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya.
sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga po, Father. Pakibati muna ang mga katabi natin ng magandang umaga. Welcome natin ang isa't isa sa pagdiriwang ng misa. Pinabati rin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa pagdiriwang na ito ng misa sa pamamagitan ng internet. Magandang umaga po sa mga nasa kani-kanilang tahanan. Ngayon naman ay batiin natin ang Panginoon, ang ating malakas na palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pagdiriwang pong ng misa, mamaya bago tayo matapos, bibihisan natin ang mga kabataang ito para maglingkod bilang lingkod ng dambana on Knights of the Altar ng simbahan. Kaya narito sila kasama ang kanilang mga magulang. Simulan ko po ang pagninilay. Ang pamagat ng pagninilay, "Leaving Our Water Jar." Ganito ang nangyaring tagpo sa ebanghelyo natin, ang pag-iwan ng banga ng tubig ng babae. May isang awit po, si Lionel Richie, na sa mga medyo may edad ay familiar, ano? Yung pamagat ay "Stuck on You." Ang, para lang kakantahin ko ng konti, ano po, pag naman sanang umulan. "Stuck on you, God is feeling down deep in my soul that I can't just lose. Guess I'm on my way." Tama na, maestro, baka mapadiretso ako eh. This part of the song tells us that there are things in life, there are situations that we cannot let go, and we are stuck on them, and we cannot move on. So may mga sitwasyon, may mga bagay na hindi natin maiwan-iwanan, hindi mabitaw-bitawan, hindi tayo makawala. Siguro iyan yung biyayang hihingi natin sa third Sunday of Lent, na sana makawala tayo sa anumang humahawak sa buhay natin. At parang ganito yung nangyari sa babaeng Samaritana sa ebanghelyo natin ngayon. Stuck ang salita na gagamitin ko. Nitong nakaraang buwan po, tumama yung malakas na lindol sa southern Turkey at northern Syria. Grabe yung lakas, ano, 7.8 magnitude. Kung kayo'y na sumubaybay sa balita, halos parang ang sinasabi ay 11,000 ang namatay sa lakas ng lindol na yon. Pinakamalakas daw in a century. Tayo din nangangamba, ano, dahil nga dun sa the big one na sinasabi na anytime daw pwedeng mangyari 'yon, ano, sa ating bansa, dahil 400 years ago nangyari yung big one na 'yon. Pangamba ngayon ng mga dalubhasa, baka mangyari din sa atin. At 'yun nga, sa tindi ng sa lakas ng lindol, kulang-kulang na 6,000 gusali ang gumuho, nag-collapse. Imagine niyo na lang, ano, yung ganong karami mga bahay, gusali, kulang-kulang na 6,000 ang gumuho dahil nga sa lakas. Merong mga na-stuck. Pinag-uusapan natin yung stuck.
under the rubble. May mga nahukay naman na buhay. Isa ay si Hussein Berber. Siya ay 62 years old, diabetic. Nang mag-collapse yung dinding ng kanyang tirahan, buti na lang yung ref at saka yung cabinet ang parang pumigil para hindi siya matabunan. Kaya andun siya sa pagitan ng cabinet at refrigerator. Nakaupo, hindi na siya makagalaw. At nasa ganong kalagayan siya for 7 days. Ang tanging meron siya, isang bottled water for 7 days. Ha, Father, paano nakasurvive yun? Eh dahil iisa nga ang kanyang tubig, isang bottled water. Pag umiihi siya, iniipo niya uli. At yun uli ang iniinom niya. Ano? Eh wala na eh. Ano po? Pero sabi niya, huwag niyong gagawin. Ano? Baka mamaya tikman niyo ang inyong mga ihi. Ano? Pero he survived for 7 days dahil sa pag-inom ng kanyang ihi. No? Merong isang aso naman, Siberian Husky, nang nahukay after 22 days stuck under the rubble. Grabe, ano yung aso, no? Kayang mag-survive ng 22 days without food and water, walang tubig, na kaya ng asong mag-survive. Pero yung pag-uusapan nating stuck on you, eh yung kasalanan na madalas na humahawak sa atin. At sabi nga ni Lionel Richie that I can't lose. Hindi ako makabitaw-bitaw. Hindi ako makaalis. Hindi ako makawala. Hindi ako makalaya. Ito nga pong mga nagdaraang araw, mga kumbisalang bayan. Sa isang pagpunta ko sa isang kumbisalan, may nagkumpisal sa akin na isang babae, pagluhod pa lang, umiiyak na siya. Sabi niya, naayos na raw niya ang buhay niya mula sa paulit-ulit na pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Dati paulit-ulit na relasyon na hindi maganda. Naayos na niya, napagtagumpayan niya, pero umiiyak na naman siya. Dahil andun na naman siya. May karelasyon at may asawa pa. At sabi niya, hindi na yata ako makakaalis, Father. Hindi na yata ako makakawala sa ganitong kalagayan. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Parang kwento ng babaeng Samaritana sa Ebanghelyo yung ating ngayon. The Samaritan woman in today's gospel story meets Jesus at the well. The woman is an inspiration and a model for all of us because of the simple fact that she never ever got stuck on her journey to conversion and new life. Parang pwede nating inspirasyon ang babae sakaling tayo man ay na-stuck sa isang kasalanan. Hindi nakawala, hindi makawala. At eksakto itong babaeng ito na inspirasyon. Hindi siya nanatiling stuck sa isang makasalanang buhay. Buti nakawala siya. Kaya ano bang nangyari? Paano siya nakawala? Ang gospel po natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 4 verses 5 to 42. Mahaba po siya, nasa chapter 4. Pero ang binasa ko lang yung short 4, mas maiksi. Dahil kung yung mahaba, mas marami pang bahagi na mapapakinggan tayo. Ayon dito sa Ebanghelyo, habang nakaupo si Jesus sa tabi ng balon ni Jacob, may Samaritanang dumating upang umigib. She carried a water jar which symbolizes her life. May dala-dala siyang banga
na pwedeng maging simbolo ng kanyang buhay. Bakit? Kasi yung bangang daladala niya, empty. The water jar is empty, and it tells about the emptiness of her life. Pwede nating gamitin larawan yung banga na walang laman. At parang ganyan ang kanyang buhay, walang laman, walang direksyon. Bagamat walang laman ang kanyang buhay, may mga daladala siya. Ano-ano ang mga daladala niya pagpunta niya dun sa balon ni Jacob? Ang una ay punong-puno siya ng kahihiyan. Her water jar is filled with shame. She went to the well with her water jar during the middle of the day. Nagpunta siya ay katanghali ang tapat, mainit. When nobody was there to avoid the gaze of people who knew her and her shameful life. Siguro nahihiya na rin siya dahil sa kanyang ginagawa. Kaya pumunta siya ng tanghaling tapat. Iniiwasan niyang makita siya ng mga tao. Parang ganun din tayo, no? Kapag may mga makasalanang bahagi ng ating buhay, yan yung daladala natin palagi, kahihiyan. At yan yung babae, ano? Ayaw niyang makita siya ng ibang taong nakakakilala sa kanya dahil sa uri ng kanyang pamumuhay. Kaya yan ang daladala ng babae nang pumunta siya sa balon. May nabasa lang po akong isang aklat. Sabi nung sumulat, when an elephant goes to the river to drink, sabi nung sumulat, if the water is clear, pag malinaw ang tubig, it dips its trunk down to the bottom, yung kanyang uso, ilulubog niya at kakalawkawin niya yung putik para lumabo. Bakit daw ginagawa ng elepante yon? Dahil daw ayaw niyang makita yung mukha niya sa tubig. Kaya kakalawkawin niya yung tubig para lumabo at magkaroon ng putik, saka siya iinom. Pero pag hindi raw lumalabo, aalis na ang elepante, hindi niya kayang tingnan ang kanyang mukha sa tubig. At parang ganyan yung babae, ano? Dahil sa kahihiyan, tanghaling tapat. Yan yung una niyang daladala nang lumapit kay Jesus. Pangalawa, her water jar is also filled with her desires. At nalaman natin sa kwento sa Ebanghelyo, ang dami na pala nitong naging asawa, ano? Desires of the flesh. Preoccupied by her physical needs, she went to the well to get water. Parang uhaw na uhaw siya. Physical desires for comfort and pleasures are common sticking things for many people. Ayan, ano ba yung mga humahawak sa ating buhay? Ano ba yung parang nagiging tanikala natin? Mga pagpapasarap sa buhay, hindi tayo makaalis. Desires for lust. Meron akong kilala na na-addict sa pornography. Hindi niya na mapigilan yung sarili niya na manood ng mga porno. Gusto ko nang gamitin dito yung example ni King Reynald ng Belgium, 14th century Duke ng Belgium. Siya po ang nagmana ng trono. Pero inagaw ng kanyang kapatid na si Edward. Pero hindi naman siya pinatay ng kapatid. Ang ginawa ng kapatid, kinulong siya sa kwarto. Eh ano naman po, Father, ang kaibahan ng kwarto pinagkulungan? Wala naman. Normal ang size ng pinto. Ibig sabihin, normal na pinto. Normal ang size ng bintana. Pero bakit nakulong siya doon? Mataba po kasi si Reynald.
Kaya dahil sa taba niya, hindi siya makalabas ng pinto. Sabi ni King Edward, pag nakalabas ka dyan, ikaw na ang hari. Hindi nga siya makalabas dahil ang taba-taba. Sabi ng mga opisyal ng palasyo, oh, napakasama mo naman sa kapatid mo. Kinukulong mo. Sabi nung Edward, hindi ko siya kinukulong. Ayan nga, oh, normal yung pinto. Siya ang nakukulong sa kanyang sarili. At para nga hindi pumayat, araw-araw pinapadalhan niya ng masarap na pagkain. Kaya pataba ng pataba si Reynald. And he stayed in that room for 10 years and wasn't released until after Edward died in a battle. Grabe, ano ang tawag sa kanya? Prisoner of his own appetite. Nakakulong siya dahil sa katakawan. Marami tayong ganyan. Huwag po kayong tumingin ng ganyan sa akin, ano, Ahmed. At tayo din po, may mga ganyang kulungan. We are trapped by our own room of desires. Stuck. Di makawala, ano? Parang yung babae din, ano? Di makaalis. Pangatlo na dala-dala ng babae nang makakinkwentro siya ni Jesus, lies. Her water jar is also filled with lies. No, sanay na siyang magsinungaling, ano? Nang sabihan siya ni Jesus, muwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Sabi ng babae, I do not have a husband. Wala po akong asawa. Ako, diniretso na siya ni Jesus. Ano, kinonfront na siya, sabi ni Jesus. Tama ang sabi mo, wala kang asawa. Sapagkat lima na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo naman asawa. You are right. You have had 5 husbands. And the one you have now is not your husband. Talagang diniretso siya ni Jesus. Kinonfront. Kaya yung tanong, paano siya nakawala? Paano siya nakahulagpos? Stuck yung babae. Ilan sa mga nakita natin sa Ebanghelyo. Number one, she didn't turn back but move on to meet Jesus, bringing with him her shameful life. Buti na lang hindi niya tinalikuran si Jesus, kundi hinarap niya kasama ang kanyang mga kahihiyan. Parang sinuko niya kay Lord. Number two, when she heard that our Lord was the living water, she did not reject it but rather asked for it. Dahil sabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang iinom ng tubig na ito hindi na muling mauuhaw at ito'y magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. At ang ganda ng tugon ng babae, bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok. So the second step to conversion is the desire to receive the Lord. Buti na lang tinanggap ng babae si Lord. Kaya siya nakawala. At yung pangatlo, when she heard our Lord's convicting words, she didn't walk away. Nang kinonfront na siya ni Lord, oh nga, wala kang asawa. Eh kasi, lima na yung naging asawa mo, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo naman talaga asawa. Sa halip na umalis, magalit. Sabi ng babae, I know that what you are saying is from God. Tinanggap ng babae ang pagtutuwid na gustong gawin sa kanya ni Jesus. Parang sinasabi ng babae, I accept it and I am willing to make changes in my life. Kaya anong naging ending ng gospel natin ngayon? Nakawala yung babae sa kanyang tanikala. Nakawala yung babae sa kanyang pagkakaipit sa kasalanan.
She didn't get stuck on her water jar of shame, worldly desires, and lies. Rather, she moved on as she accepted our Lord as the Messiah. Kaya iniwanan niya na yung banga ng kahihiyan, ng mga worldly desires at mga kasinungalingan, at tinanggap niya ang tubig na iniaalok sa kanya ni Jesus. At ang ganda ng ending, and she left her water jar at the well and went back to her town to announce to all her new life. Ganda ng ending nito, ano? Iniwanan na niya yung banga ng kahihiyan, kasalanan, pagsisinungaling, at pumunta sa bayan. Sinasabi ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, siguro sa linggong ito, yan na ang magandang biyayang hingin natin. Sana tayo rin po, kung stuck po tayo ngayon sa isang bagay, isang maduming bahagi ng buhay, sana kagaya ng mga babae, makahulagpos din po tayo. We have many sticking things in our lives. The choice is ours to make, to live and get stuck with our water jar, or to leave the water jar and move on. Sana makawala din tayo, makahulagpos din tayo, makalaya din tayo sa anumang may hawak sa buhay natin ngayon. Kaya yung tanong, ano ba yung nakakahiyang bahagi ng buhay natin na hanggang ngayon ay dala-dala natin? Ano ba yung mga pagnanasa na hanggang ngayon ay humahawak sa buhay natin? Ano ba yung mga kasinungalingan na patuloy na nangyayari sa buhay natin? That you cannot just lose, sabi ni Lionel Richie. Tatapusin ko po sa sinabi ng isang santo. Sabi niya, it makes little difference whether a bird is tied by a thin thread or by a cord. Hindi raw mahalaga kung ang nakatali sa iyo ay manipis na sinulid o kaya naman ay lubid na malaki. Whether our sins are small and string-like or serious and rope-like, the end result is the same. We are kept distant from, we cannot fly to God. Pareho daw po. Pag may nakatali sa atin, maliit mang kasalanan o malaki, pareho din yon. Hindi ka pa rin makakalipad na tulad ng ibon. Nang misa makapamasyal po kami sa Thailand, isa sa mga pinupuntahan doon, yung mga shows ng mga elepante, may isang pinuntahan ako, malaking elepante, ang nakatali lang maliit na tanikala. Pero hindi siya umaalis. Eh, kayang-kayang patidin dahil ang laki-laki niya. Kaya sabi ko, may kinausap ko yung nag-aalaga. Sabi niya, how do you chain an elephant? Bakit? Kahit maliit, hindi siya makawala. Sabi niya, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them. And at that age, it's enough to hold them. Nung ang pagtatanikala ng elepante, simulan mo yan habang bata. Gumamit ka lang ng maliit na tanikala na hindi niya kayang lagutin. As they grow up, sabi niya, they are conditioned to believe they cannot break away. At habang lumalaki siya, dahil nga nasanay siyang may tanikala, na kondisyon ng isip niya na hindi siya makakawala. Kaya hanggang paglaki niya, kahit maliit lang ang nakatali, hindi makaalis ang elepante. Kasi sa isip niya, hindi siya makakawala. Like the elephants, how many of us go through life hanging on to a belief that we cannot do something? Tayo rin daw po, para mga elepante, kinukondisyon ang isip natin, hindi ako makakawala. Hindi ako makakahulagpos, hindi ko mababago ang aking buhay. Siguro sa linggong ito,
Yan ang biyayang hihingi natin, na kaya nating patidin ang anumang tanikala ng kasalanang humahawak sa ating buhay, kagaya ng kwento ng babaeng Samaritana. Kaya sa araw na ito, hingin natin ang biyayang makalaya, makawala, makahulagpos sa anumang nagtatali kasalanan sa ating buhay. Tumayo po tayo.